gusto ko talaga maging pulisir. Yung deep inside, parang kung isipin ko na yung trabaho ko ay iba, parang hindi ako maging masaya. Iba kasi pag pulisir, yung alam mo, sir, ba na anytime yung mga tao pupunta talaga sa iyo, ikaw yung maiisip nila pag wake up nila in the morning. Kasi may mga ano ako, sir, may mga kliyente ako na nilulocate na yung bahay ko kung saan ako nakatira. Yun ang pulisir all around. Hindi lang sa law enforcement yan, sir. Parang ang pulis, kaibigan mo na, kakampi mo na. Nandiyan na lahat, yung pagiging mayor mo, pagiging mother mo, pagiging teacher mo. Naka-equip na yan lahat sa pagka-pulis. Kasi dati, sir, tourism ako, pero nag-shift ako into psychology kasi nga gusto ko talagang ma-understand si Papa. Gusto kong malaman bakit ganito. Kasi sabi nila, yung psychology daw, malalaman mo daw yung bakit ganun yung actuations ng mga tao, bakit daw ganun yung behavior. So, tinry ko, sir, para malaman ko talaga kung totoo. Pag hostile yung environment na kinalakihan, may possibility na hostile din yung tao na ano maging yung growth and development niya. Kasi doon ko po binasi yung mga na-experience ko before at saka yung na-experience din ng Papa ko. Kaya pala ganito si Papa kasi yung history or yung mga na-experience niya before, yun ang mold. Aside sa sinasaktan kami ng Papa namin kasi bisyoso kasi yun dati. Kasi hindi niya ma-understand yung self niya. Kasi hindi niya yung ma-accept yung mga na-experience niya before kasi very tragic din yun. Kaya naiintindihan ko si Papa ko bakit niya kami laging pinapalo, bakit lagi niya kami pinapagalitan to the extent po na isisilid na niya ako sa sako, ganun. Ihahagis ako sa ilog para matutong lumangoy, ganun po. Pinapasakay kami ng kabayo tapos papaluin yung kabayo, ano yung kabayo, magtakbo yung kabayo. Kasi parang sinabi ko sa sarili ko, parang gusto niyang maging malakas kami, maging strong kami, na hindi kami pwedeng ganinuhin ng mga tao na, mahina ka, pwede ka lang lukulukuhin. Ayaw niya kasing ganun siya. Kasi yung naranasan niya before, kaya ayaw niyang iparanas din sa amin. Pero hindi namin maintindihan dahil po sa pagiging bata pa namin. Ngayon ko lang naintindihan, sir, kung bakit ganun ang pina-experience sa amin. Gusto ko sanang i-change, sir, yung mga ano ng isang bata. Bakit ganito? Bakit dun sa ibang bata hindi sila ginaganito? Yun. Tapos, sir, sinasabi ko sa sarili ko, matatapos rin to. Yung mga ganitong bagay. Pasensya ka na, sir, pag ganito kasi, sir. Minsan nga, sir, inaano ko yung sarili ko pag once may mga bladder doon sa digos. Sinasaktan ko yung sarili ko, sir, para hindi ako makaiyak. Oh, dito, ginaganyan ko dito. Pag-uwi ko nga sa bahay, marami na yung mga ano, yung mga... Ang tawag ito, yung mga... yung basa. Oo. Sa Tagalog, pasa. Sabi niya kasi sa amin, pagbalik niya, wala na daw si Mama kasi dadalhin niya yun, sir. Nagmumotor sila, sir. Papatayin daw niya. So, siyempre, ako man yung eldest namin, lima kami. Ano naman gagawin ko, sir? Wala man akong power. So, doon ko na nakuhaan talaga, sir, sa lahat ng pag-ano niya sa amin, na kailangan ko na talagang pumunta ng istasyon, kailangan ko na talagang humingi ng tulong kasi wala namang tumutulong sa amin, sir. Yung mga neighbor namin, natakot din sa Papa ko, yung mga relatives namin, ayaw din kasi ayaw masangkot sa gulo, sir, ba? Parang naintindihan din nila kasi sila yung mismo nakakakita nung pagkabata ng Papa ko. So, ayaw nilang makialam sa amin. So, yun, sir. Ano, sir, nakatsinilas pa ako nun, sir. Nagtakbo ako, sir. Hindi ako naguan sa, ano, yung sa road. Hindi ako doon dumaan. Dumaan ako sa rice field. Oh, doon sa, ano, sa taniman ng palay. Kasi para di niya ako makita, sir, ba mga makaabot talaga ako dito sa police station. Nakipag-usap ako sa police na nag-chill. Saka hindi ko malaman. Gusto ko sana may makayakap sa'yo ba? Okay yan, ganun. Pero ang ginawa ng pulis, sir, parang lang, nakatunga nga lang, sir, ba? Parang hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Pero siguro, hindi pa siguro sila na... Na-trained dati kasi wala pang special laws. Wala tayo namang media na makapagsasabi.
So yun, sir. Sinabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Inapunta na nga ako dito sa police station para mag-ask ng tulong. Oh, hindi niya malaman yung dapat gawin, dapat niyang gawin sa akin. Sinabi ko sa sarili ko, pag ako lumaki, magiging pulis ako. Lahat ng batang pupunta dito, tutulungan ko talaga. Sabi ko, sir, kasi feeling ko kasi sir, limited talaga yung ano ko, yung kakayanan ko as bata. Kaya kailangan ko yung tulong sana. Yun lang yung sabi ko sa sarili ko, sir, na pag lalaki ako, gusto ko talaga magpulis. Kahit doon pa, nung iniintindi ko naman si Papa, sir, kami nga yung magka-team ng Papa ko. Kasi ngayong na-level na ito, sir, na ano na ako, yung graduate na ako sa college, naging police na ako, siya yung nag-ano sa akin, sir, nag-a-advise nga, Ging, ganito ang gawin mo kasi ganito yung nararamdaman nila. Mas alam pa niya, sir, sinasabi ko nga sa kanya, sir, nga, pa, bakit pag kasama kita pa, parang akala ko marami na akong natutunan, pero pag kasama kita, parang ang liit-liit pa ng natututunan ko. Sabi niya sa akin, pag mag-ano ka lang sa akin, magtiwala ka lang sa akin, pupunan ko pa yung kung ano yung nalalaman mo. Kaya pala, sinasabi ni Papa na hindi kami mag-shortcut kasi ganito pala yung ma-ano namin. Ganito pala yung ma-experience pag shortcut ka. Prone ka sa abuses, yung mga rape. Kasi hindi natin alam, baka may ano doon, may nag-aabang sa'yo, ganun. Kaya pala ayaw niyang mag-shortcut kami. Huwag kayong mag-shortcut. Straight kayo patungong bahay. Huwag mag-shortcut ng daanan. Ganyan lagi yan. Pag nakita niya ako na nag-shortcut ako, kasama yung classmate ko, isisilid ako sa sako ng kopra. Tapos sir, pag pupunta kami ng mga barangay, sinasabi ko sa mga parents na, o kayo mga parents, huwag niyong anuhin yung mga anak niyo na pupunta ng tindahan pag madilim na, ganyan. Kasi hindi natin alam, baka may mga lasing dyan, pag tritripan yung mga anak niyo. Kailangan may division, para sa babae lang ito na kwarto, para sa lalaki lang ito na kwarto. Ganyan sir ba? Inaano ko sila kung ano yung mga do's and don'ts sa mga bata. Matatapos na ang abuso pag once yung biktima ay handa nang mag-stand out. Handa na siyang pumunta sa opisina ng pulis at handa na niyang ilaglag o ibigay yung lahat ng impormasyon, maging vulnerable siya. Kasi sa atin, sir, ayaw nating malaman yung kung anong totoong nangyayari sa atin. Kasi ayaw natin na iba yung tingin sa atin ng ibang tao. Ah, ganyan pala siya. Ah, naabuso pala yan. Eh, maiba na yung image mo. Pero once ikaw na isang biktima ay makapag-stand ka na on your own, lahat ng ahensya ng gobyerno ay handa kang tulungan. Yun lang, yung pag-speak mo sa self mo, yung sabihin mo sa sarili mo na kailangan kong tumayo, sabihin ko sa ibang tao na ako ay nabuso at kailangan ko yung justice. Gagawa ako ng paraan at tutulungan ako, hindi lang ng police officer, pati rin ng mga DSWD, yung health, yung lahat-lahat. Kasi pag ayaw ng isang biktima na yung sarili niya, wala talagang magagawa yung nakapalibot. Sige ma'am, sige ma'am, you're welcome ma'am. Sinagin mo din para mo servisyon ninyo. Salamat kayo ma'am. Sige ma'am. Iba na natin ka sa gawas, ma'am. Para sa kanang kamang suwi nga, sa iyang pagkanda sa isa sa most outstanding Filipino yun. Salamat sa kana nga higayon nga gigihatag. Pag-recommend sa akin yan, sir, hindi ko yan inisip, sir. Dahil kung inisip ko pa na mag-enter ako sa mga ganito, marami sana akong naisubmit na picture kasi marami kaming pinupuntan. Pero yung kasing pagpunta-punta namin, sir, hindi kami, sabi niya nga, laging may documentation. Wala kami yan, sir. Ang amin lang, makatulong. Pero yung pag-arrive ng memo na ganun, sir, hindi ko pa yun alam. Kasi, sir, dapat sana, sir, yung junior leadership course ko, yung schooling ko, dapat sana, sir, nauna ako yung March. Eh, hindi ako nakasali, sir. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ako nasali? Eh, mapopromote na sana ako ngayong year na to. Sabi ng husband ko, may rason yan, Ling. May rason yan. Sabi niya ganun. Hindi ko alam kung anong rason nito. Eh, nagmumukmuk ako lagi. Pag pumunta ako ng trabaho ko, meron talagang part sa akin niya, bakit? Nagtatanong ako ba? Sabi niya sa akin niya, sasali ka na lang ng yung sa Metrobank kasi sila Ma'am Tapiri, handang-handa kang i-recommend yung sa DSWD. Yung sa Metrobank, sir, hindi ko alam kasi nung nag-best of CPD ako, sir, wala naman yung award, sir, yung certification lang. Oh, pero yung sa Metrobank, sir, sabi ni ng kuan ko, sir, ng husband ko, meron daw, baka meron daw 50,000. Yun lang sabi niya sa akin, sir, kasi hindi naman kami malaman yung mga ganyan dito, sir, ba? Ah, mas maganda siguro to pag manalo ako,
Edi wow, yung celebrity na ako. Baka yung makamayan mo yung ano sir, yung presidente, yung ganun sir ba, yung pride mo ba na pulis ako doon galing sa Gunoy, doon galing sa Davao del Sol. Yung 50,000 po namin sana sir ay ano itatanim sana namin ng ano nung mais, nung humay para at least sir ma'am tutubo yung money. May mabibigay din kami sa community at the same time meron din kami sa amin. O kasi sir pag wala nang matira sa iyo, wala ka nang maibigay. Yung kasing outstanding Pilipino sir para sa akin, hindi yan isang accomplishment lang mga ginawa na very big. Yun yung everyday na ginagawa mo sa ibang tao na worthwhile. Kahit hindi alam ng media, kahit hindi alam ng ibang tao, at least alam mo sa sarili mo, sir, na may nagawa ka every day, every hour of your life na binigay sa'yo ng Panginoon. Na may natulungan ka, sir, may na-change na life nang dahil sa'yo, sir. Kahit nga hindi yung ikaw na automatically, at least ikaw yung naging instrument, ikaw yung naging daan na malalaman niya yung dapat niyang gawin or malalaman niya kung gaano siya ka-importanting part sa society. Yung everyday clients mo, napapasaya mo siya. Pasok niya sa opisina mo, sir, napaka-gloomy niya, problemado. Pero paglabas niya, napaka-happy na niya. Tapos na-realize niya na importante pala ako. Ano, may magagawa pa pala ako sa ano ko, sa self ko, pati yung sa mga anak ko. Sa tingin ko, yun ang pagiging outstanding. Yung mga nagawa mo sa ibang tao, kahit hindi na nalaman ang ibang tao nakapalibot sa'yo. Maging example din ako sa mga officer na naggagawa din ng mga magaganda doon sa komunidad nila. Hindi lang sila na-appraise o hindi lang na nalaman ng media. Pero ako, siguro ito yung time ko na malaman niya na hindi lahat ng pulis yung nakikita nila sa media na mga negative. Meron ding ganito nga katulad ko. At mas rarami pa kami dito sa, hindi lang ito sa Gunoy, pati sa Davao del Sur at whole Mindanao. Sana nga whole Philippines.